kapaskuhan, ihahatid po namin sa inyo ang ilang istorya tungkol sa mga kababayan nating ipagdiriwang ang Paskong ito ng mas maligaya at mas makabuluhan. Isa na riyan ang kwento ng mga katutubong mangyan sa Oriental Mindoro na pinagkalooban ng regalong matagal na nilang inaasam-asam, ang magkaroon ng liwanag o magkailaw. Ang kanilang mga tahanang nakatirik sa kabundukan at nababalot ng kadiliman tuwing gabi, ngayon magkakaliwanag na dahil sa mga regalo naming solar panel. Narito ang kanilang unang Paskong may liwanag. Pagkagat ng dilim, tanging buwan ang tanglaw sa kabundukan. At dahil nasa bundok ang kanilang tahanan, sa gasera umaasa ang mga katutubong mangyan. Gaya ng estudyanteng si Ronaline na gabi-gabing nagbabasa sa dilim. Ang kanilang tahanan sa bundok ng Sitio Sapang Dagat, Bansud Mindoro Oriental, malayo sa kabihasnan at mailap sa kaunlaran. Kaya ang buong buhay ni Ronaline at mga katutubong kapitbahay, salat sa kuryente, salat sa liwanag. Mahirap po dahil po, napitiis lang po kami, wala po kami kuryente. Tapos po, napitiis po kami sa ilaw po na bigas lang po. Yung pagmaaga po kami naglabasan po sa ganito po. Nadediretso na po ako nagbabasa. Mahirap po kumilos kasi wala po kami ilaw. Kung hindi po kami kumuha ng gas galing sa baya, sa baba, sa aming pinuntang kanina, wala po pa kami ilaw para may pang para maging maluwag ang aming pagkilos. Pero ngayong Pasko, isang regalo ang paparating. Papunta kami ngayon sa Sitio Sapang Dagat. Maraming lugar na dito sa Bansud ang meron ng kuryente kasi meron na silang hydroelectric power plant. Pero may ibang mga lugar, specifically yun yung lugar ng mga mangyan, na wala pa rin kuryente. Kasi nakita nyo naman yung kalsada o yung daan. Napakatarik at saka napakaputik. So pupunta tayo ngayon dun sa lugar nila para magkabit na solar power. At ito ang una nating kalbaryo. Bit-bit ang mga solar panels at LED lights. Mahigit isang oras naming nilakbay ang kabundukan. Layo pa. Matarik, maputik, masukal. Di ka na magtataka kung bakit hindi ito inabot ng linya ng kuryente. Ay, salamat po. Welcome to Sitio Sapang Dagat. Diyos ko po. Pagdating sa komunidad, agad sinimulan ang aming misyon. Layo ng mga NGO na Project Malasakit at SPIN Project na matutunan ng mga katutubo ang pagkakabit, pangangalaga at tamang paggamit ng mga solar panel. Kung iingatan kasi ang mga ito, tatagal ang liwanag ng mahabang panahon. Ang mangyayari po, kakabit po natin ito sa bubong ninyo. Pipili po kami ng bahay kung saan maganda ang sikat ng araw, at maganda po yung medyo gitna para ang distributrisidad e balanse para doon sa mga bahay na iilawan niya. Ang tribo ng mga mangyan, masinsinang nakinig at inintindi ang paliwanag ni Eric Epistola na siyang gumawa ng sistemang gagamitin. Tawag po dito, controller box. Dito po natin ikukonekta yung mga baterya, LED light, saka solar panel. So ganito po ang pagbukas niyan. Hawakan. Numiti, tapos dahan-dahan ilagay. Kailangan mingiti. Kailangan mingiti kasi hindi ilaw pag hindi kayong miti. Maya-maya pa, isa-isa na silang binigyan ng ilaw. Pagkatapos, tulong-tulong ang mga mangyan na ikinabit ang mga solar panels. Focus kami doon sa pag-akma doon sa kultura ng aming binibigyan. Katulad nitong mga mangyan, pinag-aralan namin kung ano oras bilis na nagigising, saan ba nila ginagamit yung ilaw para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Wala pang isang oras, may mga kable lang nagdudugtong sa komunidad. May mga solar panel na rin ang kanilang bubungan. At higit sa lahat, ipagdiriwang na ng mga mangyan ang unang maliwanag na Pasko. Kailangan niyo po ba talaga ito? Yun nga po madamang kailangan namin eh. Mm-hmm. Dahil nahirapan din kami magkuha ng ilaw pagka gas eh. Mm-hmm. Yung isang linggo po eh, halos kukulangin po yung
20 pesos. Mm-mm. Yayaman na kayo. Ay, kung hindi man ho yayaman, ay ibig sabihin meron ho kaming ilaw. Sa unang pagkakataon, nagbukas ng ilaw si Ronalyn. Ang kanyang mga mata, tila mas maningning pa sa mga bituin. Masaya po ako dahil po makakapag-aral na po ako ng maayos po at saka po. Matatabasin na po ako ng maayos kasi po may ilaw na po kami. Wala mang makulay na parol o kumukutitap na palamuti, maligayang Pasko ang simoy sa sityong ito. Dahil sa wakas, liliwanag na ang kanilang gabi.